Guard sa Batangas na malapit ang binaril dahil daw sa selos. At kabi-kabilang disgrasya sa La Union at Quezon na may mga nasawi. Paspasan natin ang iba pang mga balita. Driver at pasahero ng van patay ng sumalpok sa isang truck sa Calawag, Quezon. Base sa investigasyon, nang-agaw raw ng linya ang van at bumangga sa kasalubong na truck. Sugatan naman at nasa police custody ang isa pang driver. Security guard sa Lipa, Batangas, patay matapos malapit ang barilin. Naka-duty raw noon ang biktima habang nakahiga sa duyan nang biglang barilin sa likod ng ulo. Suspect ang dating karelasyon daw ng live-in partner ng biktima. Wala pa siyang pahayag. Selos ang isa sa mga tinitingnang anglo ng mga pulis sa pamamaril. Estudyante sa La Union, patay matapos masagasaan ng truck. Papasok daw sana ang biktima sa paaralan nang mangyari ang aksidente. Base sa investigasyon, dumulas ang sinasakyan nitong motorsiklo. Pumailalim siya sa likurang bahagi ng isang truck at nahagip ng gulong nito. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. 12 sakay ng van, kabilang ang 2 menor de edad, sugatan sa aksidente sa La Union. Sinubukang mag-overtake ng van sa isang truck pero may tricycle pala sa unahan. Pagkabig ng van para umiwas, nahagip at nakaladkad ito ng truck bago bumangga sa isang puno. Dump truck tumagilid sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kumalat ang karga nitong buhangin. Ayon sa mga pulis, hindi raw mabilis ang takbo ng truck pero basa raw ang buhangin na posibleng nagpabigat dito. Tumagas din ang langis ng truck at kinailangan itong bombahan ng tubig. Halos 2 lane ng kalsada ang hindi nadaanan. Yan namang nasugatan ang driver. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nakaburol na sa kanilang bahay sa Pangasinan ang Pinay domestic helper na pinatay ng kapwa kasambahay sa Saudi Arabia at bumisita rin ang mga taga-uwa at DMW. Nakatutok lahat si Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Russell? Pia, puno ng hinagpis ang unang araw ng burol ni Margaret Garcia dito sa Pangasinan. Siya ang Pinay domestic helper sa Saudi Arabia na pinatay. Imbes na masayang reunion, nagluluksa sa muli nilang pagkikita ang mga kaanak ng OFW na si Margaret Garcia sa Barangay Away sa San Jacinto, Pangasinan. Nakaburol sa kanilang bahay si Margaret, ang Pinay domestic helper na pinatay sa Saudi Arabia ng kapwa niya kasambahay. Walang kamuwang-muwang ang 2 anak sa sinapit ng kanilang ina. Hindi natin masabi kung anong pagklase ng pananaksak sa kanya, pag ano. Kaya hindi agad-agad maalis pa ano yung sakit. Bumisita sa burol sina migrant workers OIC Hans Leo Kakdak, OWA Administrator Arnel Ignacio at mga lokal na opisyal. Ayon sa OWA, inggit ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa pagpatay ng Kenyan national na suspect kay Margaret. Nagkaroon ng parang inggitan. So una, hiniwalay ng kwarto hanggang sa tinerminate na sa kasamaan pala. Bumalik daw ito, pinutol yung mga CCTV at ginawa yung krimen. Ginawaran ng Heroes Welcome at nakatanggap ng financial assistance na may halagang 220,000 pesos ang pamilya. May scholarship grant din sa 2 anak ni Margaret. Kalakip nito ang pangako ng DMW na makakamit ng pamilya Garcia ang hustisya. May abogado tayong hinire sa Saudi, lalo na dito sa kaso ni Margaret. At siguraduhin makakamit natin ng hustisya sa sino mang gumawa ng krimen laban sa ating mga OFW. Ayon sa OWA, nagpakita rin ng interes sa mga amo ni Margaret na pumunta sa Pilipinas para makita siya sa huling pagkakataon at makiramay sa pamilya Garcia. Sa kabila ng nangyari kay Margaret, tiniyak naman ng DMW na hindi apektado ang deployment ng mga domestic helper sa Saudi Arabia. Pia, sa mga oras na ito, patuloy ang pagdating ng mga malalapit na kaibigan dito nga sa burol ni Margaret Garcia. Wala pang petsa kung kailan siya ililibing, pero ang hiling ng kanyang mga naulilang mahal sa buhay, sana raw ay hindi kasamang mabaon sa hukay ang hinahangad nilang hustisya para kay Margaret. Yan ang latest mula rito sa San Jacinto, Pangasinan. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon.
Kento World Domination continues. Ayon sa music label ng SB19, approved entry ang Kento ng P-Pop Kings para sa Best Pop Duo Group Performance category sa 2024 Grammy Awards. Kasama sa mga pagpipilian para maging official nominee ang ilang hit songs ng international artists tulad din na Taylor Swift, Sam Smith at Carly Rae Jepsen. Sa November 10, ilalabas ang official list of nominees sa Grammys 2024. Isang sanggol na tatlong buwang gulang ang tinangay na isang babae sa ospital sa Davao City. Base sa imbestigasyon, nanghingi umano ang suspect ng breast milk sa ina ng bata. Pero pagkuha nito ng gatas, itinakas ng suspect ang sanggol. Naaresto ang suspect sa bahay nito sa Davao City at nabawi ang baby. Ang depensa niya, hiniram lang daw niya ang bata para ipakita sa kanyang live-in partner dahil nawalan umano siya ng anak. Maharap ang suspect sa reklamong kidnapping. Nagpasalamat ang pamilya ng sanggol sa mga hakbang na ginawa ng mga pulis. Sabi naman ng pamunuan ng ospital, wala silang naging pagkukulang. Mahigpit daw ang kanilang seguridad at may CCTV sa kanilang ospital. Mga kapuso, 72 araw na lang, Pasko na. At kung hanap ay pasyalang swak sa Pasko na pwede rin para sa papalapit na Halloween, eh dumayo na sa Marikina, nakumpleto sa rides, shopping at food trip. Pabasan tayo papasyal, alamin sa pagtutok ni Katrina Son. Stressed ka ba sa trabaho, pag-aaral at pag-commute sa Kamaynilaan? May lugar na pantanggal stress na sa Riverbank sa Marikina matatagpuan. Yan ang Christmas saya na walang entrance fee. Ang tropa ni na Jake Quijano, go na dito na mag-unwind. Paskong-pasko kasi ang feels, parang nakakahil pa ng inner child. Okay siya dito para sa mga students. Pasok sa budget. Patok din sa mga pamilya at estudyante. Sobrang saya mo. Celebrate po nung birthday niya. Para po pasyal-pasyal po siya. Kung gusto naman ng seize the moment, marami rin rides na pwedeng itry. Iba't ibang klase yan. Pwedeng pang Pasko, pwedeng pang Halloween. Isa nga sa mga talagang binibilahan dito ay itong mausoleo. Kaya naman, hindi tayo papahuli at susubukan din natin ito. Tara! Sobrang dami pong ano experience na hindi mo maintindihan kasi para po talaga siyang cemetery. Nakita ko po yung kamag-anak ko sa loob na manananggal! Kaliwat kanan din ang mga kainan. Marami ring games na pwedeng pagpilian. Napakasaya po ng mga laro dito. Kung mapagod, pwedeng tumigil sandali at magpahinga. Libre lang kasi magmuni-muni sa parke habang ine-enjoy ang makukulay na ilaw sa pasyalan. Bukas ang rides mula 4 p.m. hanggang 12 midnight, habang mula 2 p.m. hanggang 12 midnight ang bazaar. Para sa Jimmy Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Full force ang cast na Unbreak My Heart sa pangunguna nina Jody Santamaria, Gabby Garcia at Joshua Garcia sa press conference para sa finale week ng groundbreaking series. Nagpasalamat sila sa fans na gabi-gabing tumututok sa serye. Kasama sa mga naging memorable sa series, ang mga eksena na mag-inang Rose at Alex at ang nabuong friendship at special bond nina Jody at Gabby off-cam. Umiiyak ako bago ako magbabay sa kanya. Hindi ko na alam kung paano ako magtitaping nang wala ka. Nag-get together kami ni Gabby. And I also found a sister in her. President sa media conference, si GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez. Thank you to the stellar cast, the creatives, the brilliant creatives and production crew behind Unbreak My Heart. What I can say is it has been a joy and a pleasure to work with ABS. So I hope that this is first of many. Brace yourself sa matinding finale. Kailangan nilang abangan kung mag-reconcile ba ang mag-ina, si Alex at saka si Rose. Kailangan nilang abangan kung ano pa bang mangyayari kasi ang dami ng mga namamatay na character. Kailangan nilang malaman kung paano ba magiging workaround dun sa story. Yung mapapanood nila is something na pinaniniwalaan namin na dapat patunguhan ng storya. Pusong bato lang ang hindi maapektuhan nung ending ng serye. So, yun, excited kami. Katatibayan, updated sa showbiz happenings.
Pati patay pinagdiskitahan at sinalaula, natuklasan niya sa isang pampublikong sementeryo sa Nagas City. Isang nichoroon na nadiskubre ng sepulturero na nasa labas na ang kalansay. Nakatiwangwang din ang kabaong. Hinina lang pinagnakawan ang bangkay. Iniimbestigahan na ito ng mga otoridad at naibalik na rin ang kalansay sa nicho. Target ng COMELEC na maresolba sa susunod na linggo lahat ng pending disqualification cases para sa mga tatakbo sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, may hawak sila mahigit 120 disqualification cases. Bago raw dumating ang araw na eleksyon sa October 30, magtatanggal na sila ng mga pangalan ng mga disqualify. Wala rin anyang problema sakaling hindi agad maresolba mga kaso kahit tapos na ang botohan dahil may kapangyarihan ng COMELEC na hindi muna magproklama. Tiniyak din ng COMELEC na hindi mababakante ang pwesto sakaling maharap sa diskwalipikasyon ang nanalong kandidato. Nasa high alert ang mga paaralan sa France ngayon, bunsod ng insidente ng pananaksak. Kita sa video ang tangka ng ilang lalaki na harangin ang suspect na may kutsilyo. Natumba ang isa sa mga lalaki na biglang pinagsasaksak ng suspect. Ayon sa mga polis, isang teacher ang nasawi habang isa pang guro ang sugatan. Naaresto rin ang 20 anyos na suspect na isang Russian at dating estudyante sa naturang paaralan. Nag-iimbestiga ang anti-terror authorities dahil hinihinalang terorista ang suspect. Nakalabas na po kanina madaling araw ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang Low Pressure Area o LPA. Pero ayon sa pag-asa, magpapaulan pa rin sa Palawan ang trough o extension nito. Northeasterly surface wind flow at localized thunderstorms man ang makaaapekto sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga hanggang gabi, maulan sa Luzon. At heavy to intense rains ang mararanasan sa Palawan, Quezon, at ilang bahagi ng Central Luzon at Bicol Region. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pagdating ng hapon. Ang Visayas, makararanas din ng malalakas na ulan, partikular sa Antique, Cebu at ilang bahagi ng Samar Provinces. Halos buong araw ding uulanin ang Mindanao. Malalakas na ulan ang asahan sa ilang bahagi ng Barm, Northern Mindanao at Caraga Region. Mas tumitindi pa ang bakbakan sa hardcourt ng NCAA Season 99 Men's Basketball. Sa laban ngayong araw, nagtagumpay ang San Beda Red Lions laban sa JRU Heavy Bombers sa score na 74-70. Sa laban naman ng mga taga-Intramuros, nangibabaw ang Mapua Cardinals kontra sa LPU Pirates sa score na 87-83. Dahil dyan, ang Cardinals na nangunguna sa pinakahuling tali at sinundan ng Pirates. Abangan bukas ang laban ng Emilio Aguinaldo College Generals at San Sebastian College Recoletos Golden Stags sa umaga. Susundan niya ng laro ng Perpetual Altas kontra sa Letran Knights sa tanghali. Mag-aharap naman ang Benilde Blazers at Arellano Chiefs sa hapon. Mapapanood ang mga laro live sa GTV at may live stream sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA. Nagbigay swerte at saya ang pilot episode ngayong araw ng It's Your Lucky Day. Trending agad sa social media ang unang episode ng show hosted by Lucky himself, Lucky Manzano. Kasama niya sa mga co-host na tinatawag na Lucky Stars na sina Shaina Magdayaw, Melay Cantiveros, Seth Fedelin, Francine Diaz, Jenica Garcia, Robbie Domingo at ang comedian na si Long Mejia. Nagpangiti rin sa viewers sina Tetay, Negi at Petit. Sa mga premyo, pa-premyo rin ang mga masaswerteng contestant sa mga games na nagpa-good vibe sa mga manonood. Meron ding classic at modern kantahan segment na tinawag na Stars for All Seasons. 12 araw hahalili ang It's Your Lucky Day sa programang It's Showtime na sumunod sa 12-day suspension order na ipinataw ng MTRCB. Opa alert! Nasa bansa ngayon ang Korean superstar na si Park Seo-joon para sa isang fan meet.
Sa pagharap niya sa media kanina, sinabi ni Seojun na na-miss niya ang kanyang Pinoy fans na sa airport pa lang ay mainit na ang pagtanggap sa kanya. Nagkwento rin siya tungkol sa pagbisita niya noon sa Cebu. Naging memorable daw ang kanyang experience noon kaya sana raw ay makabisita pa siya sa ibang vacation spots sa Pilipinas. Pagkatapos ng success ng kanyang 2 movies, abangan din ang upcoming Marvel movie na kasama siya. Meron ding bagong K-drama si Seojun na 2 taon niya sinuot. Ngayong gabi ang fan meet ni Seojun sa Big Dome. I can never forget the faces of my fans when it's the first time to be able to meet them and the time we get to say goodbye and wish for the next time we meet again. Yes, that we're going to have an encounter with. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Salamat, you, Nelson! At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami, 24 oras.